Good morning po, ma'am. Good morning po. Sorry, ate. Sorry. Nakatulog na pala. Thank you po. Good morning po. Good morning, Ma'am Grace. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Hello? Nay, good morning. Ang sabi mo sa akin, pauwi ka na kagabi. Aba, nakatulog na ako at nagising. Wala ka pa din dito eh. Sorry ho, Nay. Mainayos lang ho ako sa sewing section para dun sa bagong collection natin. Tapos... Grace, anak. Ayoko na nagpapapagod ka dyan sa trabaho. Sorry na ho, Nay. Diba, sabi ko sa inyo, gusto ko maging best para sa best boss ko. Sus, nang bola ka pa. Halika na, umuwi ka na. Diba nga, Hall of Famer ka sa pagiging best boss at best nanay. Oh, sige, anak. Bye-bye. I love you, Nay. Ay, naku, Nay Dolores. Yan atang anak mo si Grace. Dapat ata, pagpahingayin ko ata yan ng isang buwan eh. Eh, paano naman? Simula nung graduate siya sa kolehiyo, ay parang hindi na tumigil sa pagtatrabaho. Nako, wala namang alam gawin niyang anak mong yan kung hindi sundan ng mga yapak mo. O eh, kita mo nga, pati kurso mo sa college, eh, dinaya na rin. Siguro libre ko siya ng biyahe sa Amerika. Siya lang mag-isa? Aba, siyempre, kasama ako, alangan. Di ba, magbabanding naman kami. Oh, si Clarice, timing na timing. Hello, Clarice, anak. Oh, may niluto kami dito sopa sa bahay, kaya pwede ko nang idaan... Ano? Sige ha, later ha. Thank you. Narinig mo yun, pare Koy? Mag-dinner kami ulit mamayang gabi para sa paring Vince mo. Pakisabi sa kanya, happy 17th birthday. Sobrang miss na namin siya. Hindi ba't ang paniniwala ng karamihan? Kailanman hindi magkaugnay ang karahasan at ang kapatiran. Dapat mabigyan natin ng leksyon ang gumawa nito kay Joel Esteban. Dapat mabigyan ng hustisya si Mrs. Esteban sa pagkawala ng kanyang bunsong anak. Call Gabriel. Hello, Marian. Oh, Clarice! Naku! Ito ang aking apo! Kamusta na? Paamoy nga, paamoy. Oo, oh, bango-bango naman. May regalo ako para sa'yo mamaya. Hindi, may regalo daw sinabi. May regalo ako para sa'yo. Oh, nasa na asawa ko? Nay? Anak! Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Mabira talaga ko si Clarice. Tinawagan pa kayo. Eh, sino pa bang magdadamayan kundi tayo-tayo din? Anong nangyari? Nasagutan lang kami ng professor ko. Nagalit ako. Nasapak ko siya. Ha? Pinakulong niya ako. Ginawa yun? Ano ba nagkakaproblema ba ulit kayo ni Clarice? O talaga bang nahihirapan ka talagang ipagsabay yung pag-aaral at pagpapalaki sa apo ko? Sinabi ko naman kasi sa'yo, bakit hindi na lang kayo tumira doon sa... Yan naman kayo na eh. Ngayon lang to, hindi na to mauulit. Umuwi na kayo ni Clarice. Pwede ba? Hindi. Kakausapin ko yung pulis para mapiansahan kita. Nay! Pwede ba? Kaya ko na sarili ko. Umuwi na kayo. Sabi ng nanay mo, huwag ka na daw sumunod, ha? Pwede ba makinig ka na lang? Baka mamaya makaltasan pa yung sweldo ko. Tay, 6 absences ang allowed sa subject na yun. Nakaka-apat pa lang ako, drinap niya ako agad sa klase. Pinapaintindi ko lang sa kanya, hindi siya sumusunod sa batas. Di ba yung lagi mo sinasabi? No one is exempt from the law. Kaya tama lang nasuntukin mo yung professor mo. Si Professor Balagtas yun. Professor ko pa sa Polsai 199. Oo nga eh. Sabi nga niya, ikaw lang daw ang kaisa-isang estudyante niya na nakauno sa kanya, ba't di daw ko nagbara sa inyo? Ram, alam mo hindi totoo yan. Tatlong beses kong inulit ang Polsai 199. Alam ko, yun ang pinaka-importanting subject. Kaya inulit-ulit ko para makapagtapos na ako. Tayo, gusto ko maging abogado. Gusto ko magpanalo ng kaso. Higit sa lahat, gusto kong makatulong sa tao, katulad din niyo.
Eh, bakit kisusuko ngayon? Tay, sapat na siguro yung 3-5 sa subject na yun. Para makumbensi ako na hindi ako gusto ng profesyon mo. Pasensya na, tay. Ayoko na ako. Pag-ahawakan ko pa rin sinabi sa akin isang bata. Magpapakatino siya. Magsisipag. Abutin niya yung mga pangarap niya. Namaasahan ko siya. Kahit tuluyan na kami kahiwalay ng nanin niya. Ano pa yun, tay? Ram, naging maayos ang usapan namin sa telepono ni Professor Balagtas. Palalagpasin niya ito, pero hindi ka pa makakalabas ngayon. Gamitin mo itong oras na ito para pag-isipan mo yung desisyon mo. Iiwan mo na lang talaga dito ang anak mo, Magdamag. Marian, simula nung unang bumagsakan sa klase, dumire-diretso niya pababa. Nababarkada, nakabuntis. Hanggang nagkaroon ng anak yan, hindi na natuto. Iyaan mo siya dyan para tumino. Ang dali lang para sa iyong sumuko, ano? Ako ba ang unang sumuko? Kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, kung hindi nahati ang oras sa mga bata dahil sa dalawang bahay natin, baka natutukan ko pa yan si Ram. Ilalabas ko pa rin ang anak ko. Bigay mo sa akin ang numero ng professor niya. Kakausapin ko. Ayoko ng ganitong gulo. Kailangan pa natin kausapin ang mga anak mo. Hindi pa rin sinasabi sa kanila. Limang araw na nag-grant ang annulment natin. Hanggang kailan mo yung sekreto yan? Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Lalo na kay Grace. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Hindi ba dapat madali na lang para sa iyo? Paano mo sila kinausap noong nag-desisyon ka na makipag-anal sa akin? Oh, bakit? Nakakilig talaga sila, no, Nay Dolores? Bagay pa rin sila. Nako. Ayan na naman yung lumpiang nakikisawsaw sa suka ng may suka. Hi. Ready ka na? Congratulations. Tinawagan ko na yung professor ni Ram. Punta siya dito ngayon para mag-usap kami. Mga kalabas din ng kapatid mo. Hindi, Nay. Ako na lang ho mag-aantay. Di ba ho, may pupuntahan pa kayo? Usually ho po kasi may pinupuntahan kayo kapag ganitong araw, eh. Nay, kung gusto niyo ho, antayin ho natin si Ram makalabas. Kasi inayos ko niyo po yung dinner natin mamayang gabi. Tapos sasabahan ko po kayo kung saan kayo pupunta. Hindi, anak. Hindi na. Hindi naman na kailangan, eh. Okay na ako na lang. Magkita tayo mamaya. Sige po. Saan ba talaga napupunta yung nanay mo? Hindi mo ba talaga inalam? Aantayin ko na lang po na sabihin niya sa akin. Gabriel, bukas nga pala yung meeting natin sa wedding planner, ha? Tugol pala dun, Chief. Ang sabi ni Marian. Ano? Hindi pa rin alam ni Grace hanggang ngayon? Ang gusto niya kasi, bigyan pa siya ng konting oras para sabihan yung mga anak namin. Gabriel naman. Pakiremind nga ako, ilang taon na yung panganay mo? 12 years na kayong hiwalay ng nanay niya. Hanggang ngayon ba, hindi niya pa matanggap yun? Chief, ako lang bahala dyan. Kausapin ko lang siya ulit. Hay nako, Clarice. Kausapin mo nga itong si Ram. Ay nako, ate. Sinabihan ko na yan, pero ewan ko ba dyan? Ano pala kayo kailang? Ha, Clarice? Eh, di wag. Ha? Ano ba? Kainita ka talaga. Ano ba? Ay nako, kayong dalawa. Para kayong mga bata. Yan. Yan, ate. Kaya hindi ako titira sa inyo, eh. Serbo rin nila ako ni nanay lagi. Sige na, ate. Di may pasok ka pa?
Sabi lang kay nanay, salamat. Kinusap niya yung prof ko. Pero next time, hayaan na lang niya ako dumiskarte. Friend! Ready na lahat ng samples ng damit na ipepresent natin sa nanay mo bukas, true, ha? Mama, true! Actually, schedule na lang nanintay natin. Sayang lang at open pa naman siya ngayon. Hindi pa kasi siya nakakabalik eh. Eh, saan ba kasi siya pupunta? Alam mo, every birthday na lang ng kapatid mo, missing in action ng nanay mo eh. Hindi mo ba rin ba alam kung saan siya lumalarga? Kamusta na kayo, Mrs. Fontanilla? Nasaan ang anak ko, Mr. Vergara? Hindi mo magbabago yung mga sinagot ko sa inyo katulad ng mga nakaraang taon. Mrs. Fontanilla, ano pa po bang proyeba ang gusto ninyo? 5 years ago, nakahanap na kami ng bagong ebidensya. Ngayon, umaapila na rin kami sa Supreme Court. Hanggang ngayon, yan pa rin ang irarason mo sa akin. Mrs. Fontanilla, kung taon-taon niyo akong dinadalaw dito, taon-taon ko rin uulit-ulitin sa inyo hanggang makonbinsi ko kayo na... May kopya po kayo ng video, hindi po ba? Kung napanood niyo yung video, nandun ako sa mga oras na nawawala yung anak ninyo. Kung napanood niyo talaga yon, malalaman niyo po talaga yung totoo. Mrs. Fontanilla, hindi ako ang kalaban ninyo. Kano ka nakatagal nakakulong dito, Mr. Vergara? Sa hinaba-haba ng panahon, ni minsan ba hindi ka natutong magsisi? Hindi ka pa rin ba naaawa sa amin? Mahirap man sa inyo maniwala, Mrs. Fontanilla. Sana kung sabi ko sa inyo yung mga sagot na matagal nyo na gustong marinig. Kung alam ko lang kung nasan ang anak niyo. Umaasa ka. Makakalabas ka dito dahil sa isang sex video. Hindi akong papayag na mangyari yun. Babalikan at babalikan kita dito. Hanggang sa matutunan mong maging isang tao. Hanggang sa tubuan ka dyan sa puso mo ng awa. Sana mahanap niyo na si Vince, Mrs. Fontanilla. Sana matahimik na kayo, Mrs. Fontanilla. Adelina Tay? Yung international brand? Yes. Naghahanap sila ng designer na nakakaalam ng local market. Kaya gusto ko lang makilala. Ginawa ko, sinihantap kita ng meeting with them. Tayo may trabaho na ako. Sa Little Hugs. Oh, yun lang ba gusto mong gawin? Mag-design ng damit ng pambata? Alam ko noon, mahilig ka mag-design ng damit ng pambabae, di ba? Pero hindi mo na ginagawa. Dahil ayaw ng nanay mo. Ayaw ko naman na nililimit mo yung sarili mo dahil yun lang ang gusto ng nanay mo. Vince! Happy birthday, Bunsoy. Binata ka na. Siguro kung nandito si Bunsoy ngayon, matutuwa siya na maingkita tayo ng ganito. Kain na tayo? Sige, kain tayo. Grace, kumain na tayo. Hindi, kumain na tayo. Hindi. Tay?
Totoo ba? Grace, Ram, ikakasal na kami ng tita Ronnie mo. Nag-grant ng court ang annulment namin ng nanay mo 5 days ago. Matagal yun akong alam. Grace, isa ka ng adult. Hindi ko na maintindihan kung bakit kailangan pa ito magiging isang malaking issue sa'yo. Excuse me. Ano? Grace. Anak, naiintindihan mo ba kung bakit ako nahihirapan sabihin sa'yo kaagahan? Dahil dito. Dahil sa reaction mong yan. Ayokong nakikita kang nasasaktan. Anak, matagal na nating tanggap ito, hindi ba? Ilang taon na din naman kami magkahiwalay ng tatay mo. Pero ganun ko lang ho ba kadaling sukuan yung nai? Oho, alam ko ho, 12 years na kayong hiwalay. Pero hindi ho ba mas matagal kayong magkasama? Mas matagal kayong masaya. Tsaka sa birthday pa talaga ni Vince, ha? Grace, tama na. Tama ko kayo, Nay. Tama ko kayo. Siguro nga ho, dapat mag-move on na tayo. Kailangan ng bago sa buhay na anak ko. Against all logic, buong paniniwala niya magkakabalikan kami mag-asawa. Hindi mangyayari. Dapat niya ma-realize na hindi kayo magkakabalikan. Dapat maintindihan niya na tayo. Sakit pa rin, Nay, kasi nakikita ko hanggang ngayon, mahal niyo pa rin ang isa't isa ni tatay. Alam ko, mahal niyo pa ang isa't isa. Nakikita ko sa mga mata niyo, Nay. Kaya hindi ko maiwasan na umasa. Umasa na mabuo tayo ulit. Wala akong pagkakataon pinalagpas nun para magkabalikan kami ni Marian at mabuong pamilya ko. At alam ni Grace yun. Kahit dumating yung pagkakataon na sinabi ni Marian na hindi niya kayang bumalik sa pagiging asawa ko dahil hindi niya kayang talikuran ang mga pangarap niya. At hindi ka pa rin huminto. Nakita ko yun, Gab. Hindi talaga ako huminto. Kaya lang, mas minahalin ma rin ang trabaho niya kaya sa akin. At wala akong magawa dahil decision niya. Alam mo, simula noon hanggang ngayon, ako talaga yung sinisisi niya sa pagkawala ni Vince. Lahat ginawa ko. Pero hindi pa rin sapat para sa kanya. Grace, anak. Nay. Opo, alam ko. Sasabihin niyo sa akin. Ang tanda ko na, pare, hindi maintindihan lahat ng to. Nakadepende pa rin mo ba doon na umasa na sana mabuo tayo ulit? Grace, anak, alam kong malungkot na hindi buo ang pamilya natin. At alam kong may kasalanan din ako doon. Kaya lang naniwala ako at naniniwala pa rin ako na ito yung mas nakakabuti para sa atin. Matatanggap mo din yun. Turuan mo ang sarili mo tanggapin. Grace. Nay, okay lang ako. Huwag na kayo mag-alala. Kaya ko na po. Walang masamang nangyari sa kapatid ninyo. Malapit na natin siyang makita. Kaya hindi tayo mawawala ng pag-asa.
kahit mahal na mahal mo ang isang tao, may mga nangyayari na mas gugustuhin na lamang ni nangyayari ng kaibigan. Palang araw, makikita mo na mas nakabuti ito para sa atin. Siguro nga, ito na ang tamang panahon para mag-move on. Kailangan ng kumpanya natin mag-move on from 8 years of making clothes for kids and embrace a new venture of making clothes for teens. If you can see our designs... Sandali, sandali lang, Grace. Sigurado ka ba dyan sa pinipresenta ninyo? Ah, Nay. 8 years na pong may loyal customers ng Little Hugs. And I'm sure in no time, lalaki na rin sila. We have to be ready. We have to grow up with them. Sorry, pero mukha kasing lumalayo kayo sa brand essence ng Little Hugs. Associated ang Little Hugs sa paggawa ng mga damit para sa mga maliliit na bata. Okay? Yung abilidad natin na nakakayanan natin gumawa ng mga damit para sa mga batang naglalaro pa. Yung mga playful. Damit na hindi basta-basta nasisira. Pwedeng gamitin pang matagalan. Yun tayo eh. Yun ang Little Hugs. Kaya nga po sinasabi namin, di ba, na baka nga ito na yung tamang panahon para sumubok ng bago. Kasi di ba ho, naiintindihan naman nating lahat yun. Alam naman po natin yun, di ba, na dapat matagal na tayong nag-move on. Kailangan ko makarinig ng mga ideas sa inyo bukas. Mga bagong ideas. Grace, pwede pa tayo mag-usap sa opisina ko? Sa tingin mo, makukuha mo ako kapag pinersonal mo ako sa presentation ninyo? Nay, pinapaintindi ko lang sa inyo. Grace, kung isasama mo lang ang negosyong ito sa nangyayari sa pamilya natin, o sige, sasakyan kita. Naiintindihan ko kung anong gusto mong gawin sa project ninyo. Pero Little Hugs ito. Para ito sa mga bata. Para ito kay Vince. Ipinangalan ko ito sa kanya. Hindi na madaling baguhin yon. Nay, alam niyo, minsan hindi ko na kayo maintindihan. Akala ko ba gusto niyo ni tatay na mag-move on na tayo? Na gusto niyo nang makalimutan yung past? Na gusto niyo nang umusad? Chris, ano bang kaibahan nito, Nay? Chris, pwede ba? Sa negosyo, ganitong reaksyon niyo. Pero pagdating kay Vince, yung totoo, Nay, parang wala na lang sa inyo ngayon. Hindi totoo yan. Hinayaan yung masira ni tatay ang pamilya na dapat babalikan pa niya. Kaya Nay, huwag niyong sasabihin sa akin na para sa kanya pa rin yung kumpanyang ito. Dahil ang totoo niyan, matagal niyo na kinilimutan si Vince. Nay, ang swerte niyo nga eh. Kaya niyo nang maging masaya. Parang ang dali-dali na lang sa inyo. Ang dali-dali lang sa inyo na wala na si Vince. Nandiyan ba si Mrs. Fontanilla? Sige, okay na. Mrs. Vergara, kung ang parents kong hanap mo... No. Ba? Mas mabuting ikaw na lang. Because I'm done talking to your mother. I don't even know bakit niyo hinahayaan ang nanay mo na bisitahin ang anak ko sa kulungan. Ilang beses ba kailangan sabihin sa nanay mo na hindi maibabalik ng anak ko ang kapatid niyo? Every year she goes there para guluhin lang ang anak ko. Christian is doing better now, despite of everything na ginawa ng pamilya niyo sa kanya. Please lang, tama na. Tigilan niyo na ang anak ko. Swerte niyo nga eh. Kaya niyo nang maging masaya. Parang ang dali-dali na lang sa inyo. Ang dali-dali na lang sa inyo na wala na si Vince.
Akala ko nakalimutan ka na nila, Vince. Hindi ko na dapat sinabi yun. Miss, kaya naman lang.